By father like daughter, nagsimula nang gumawa ng pangalan sa fencing si Juliana Gomez. Kaya naman proud na proud sa kanya ang kanyang amang naging fencer din na si Congressman Richard Gomez. Target ni Juliana, maiwagayway ang watawat ng Pilipinas sa Olympics. Narito ang aking report. Naging emosyonal si Juliana Gomez matapos masungkit ang kanyang unang UAAP gold sa Season 85 fencing tournament. Extra special ang tagumpay ng anak ni actor-politician/athlete Richard Gomez, lalo't kaisa-isang ginto ito ng UP Fighting Maroons sa fencing event ngayong taon. Kahit very busy sa kanyang patuloy na training, nabigyan tayo ng pagkakataon na mabisita at makakwentuhan ang bagong UAAP champion. I still didn't feel like I was gonna win. I mean, in the sense that I didn't think that it was over and that I genuinely thought that I'd be celebrating in a different way, like I'd be happy and running, but it was just like a giant sigh of relief for me. Hindi madali ang pinagdaanan ni Juliana para maging kampiyon. Bago mag-fencing, naunang mag-focus sa volleyball si Juliana pagtungtong niya ng kolehiyo sa UP Diliman. Pero hindi siya nakapasok sa Team A ng UP Volleyball Team. Isa ito sa nagtulak sa kanya na subukan ng fencing nitong 2020 nang tumama ang pandemya. And I never made it to Team A because, again, like, I was a freshman at that time. And when the pandemic hit, I just wasn't, I mean, you couldn't play volleyball. So then, it was easy for me to decide na, okay, like, I'll take up fencing because it's a sport that I can do even during the pandemic. Mismo ang Daddy Goma raw niya na fencing gold medalist noong 2005 SEA Games ang nag-train kay Juliana. I can see her dedication. Nakikita talaga na she's very competitive. Tsaka nakikita ko rin yung frustrations niya pag hindi niya magawa yung gusto niya gawin. Natatalo siya sa mga games niya. Umiyak na naawa ko parang. Ay, ganyan talaga. You don't win all the games. You lose today, then you train harder tomorrow, and then you prepare for the next competition. Nagbunga ang pag-iensayo ng father-daughter tandem nang manalo ng ginto si Juliana sa international tournaments sa Thailand at Indonesia noong nakaraang taon. At ngayong UAAP season nga, natupad ang isa sa mga pangarap ng 22-anyos na UP Public Administration student. Kaya proud na proud daw talaga si Goma. So when I found out that she won, I was crying. I was in tears. I go, Juliana, I'm so happy, Juliana. I'm so happy. I was crying. I'm so happy. Because she really worked hard for it. And I'm so proud. Very hectic ang schedule ng mag-ama, kaya bihira na lang daw silang magkita. At kahit tapos na ang UAAP season, wala pa rin pahinga si Juliana na naghahanda para sa kanyang future competitions. Habang ang kanyang daddy Richard at mommy Lucy, busy sa kanilang distrito sa Leyte bilang mayor at congressman. Pero baon daw lagi ni Juliana ang mga bilin ni Goma na kanyang sports idol. Yes, I think that his journey was very helpful to mine because he also started fencing at a kind of late age. Because your 20s, that's already the age where you're sort of peaking. Yeah, or you're a master at your sport. I was just a beginner at 20, but I felt that, you know, it wasn't hopeless because he was able to do amazing things even if he started at 23. Maliit pa lang daw si Juliana, tiniyak ng mag-asawang Richard at Lucy na hahayaan nilang gumawa ng sariling pangalan ang kanilang anak. That's what I told Lucy nung pinanganak si Juliana. I go, ang dami kong awards, ang dami mga medals, mga trophies. I go, I don't want Juliana to see that every day. Sa buhay niya nakita niya, ang daming trophy ni daddy. Diba? So pag nakita pa niya na, ay, ang dami achievements ni daddy or ni mom, parang sometimes it's very discouraging sa mga bata. Parang nakikita ko kasi I've seen other people na hirap na hirap sila to be better than their parents. Ultimate goal ni Juliana na makapaglaro sa Olympics.
Unang hakbang sa pangarap na yan ang makapasok sa national team. At sa gold medal finish niya sa UAAP, hindi na niya yan malayong maabot. I'm really not scared to dream big because I think like dreaming big has led me to, I guess, winning for the UAAP, which is something that I never even imagined. I hope to represent my country in the SEA Games after Cambodia and then hopefully make it to the Asian Games.